Ito nga guys, itutuloy ko yung episode ng ating kwento ba. Di i-share ko to guys para yung ibang katulad ko na mayroong ganitong katulad ko ba na may ganitong karamdaman o illness ba na kahit sinong ibang lahi ba na dito lang sa Asia gusto rin makapag ibang bansa. Dito na. So, nag-aral ako ng Korean language guys ng almost. Kasi ang ginawa kong schedule noon guys, kasi nagtatrabaho si Mrs. Every Saturday or every Sunday, diyan ako pumapasok. Basta binubuo ko lang kung ilang, basta kada araw, 4 hours yan. Kung hindi man Saturday, Sunday siya. Hanggang nagtiyaga talaga ako. Wala akong ibang ginagawa kung papasok na yung asawa ko, mga bata. Nag-aral talaga ako ng Korean language. Talagang sinikap ko talagang makapasa. Sinikap ko mag-aral. Ngayon, ang isang pinagugutan ko dyan guys, yun nga yung anak ko, nakita ko siya na naawa ko sa mga anak ko kasi ang papayat nila. Tapos, alam mo yung hirap ng lalo na yung anak kong babae, nangihingi sa akin ng pagkain. Talagang yung pandesal, natandaan ko yun, may pandesal kaming kada umaga, pandesal lang kinakain namin, tapos palaman lang ba. Alam mo yung ayaw kong maranasan ng mga anak ko yung mga pinagdaanan kong hirap. Naiyak talaga ako guys kasi nakita ko yung anak ko, kinukutkot niya yung peanut butter, papalaman niya sa pandesal guys. So sabi ko, God, tulungan mo akong makapagsimula ulit. Sabi ko, gagawin ko ang lahat. Sabi ko, para may taguyod ko ang aking pamilya. So yun nga guys, nag-aral kami ng Korean language hanggang sa dumating ng exam guys. I-shortcut na natin kasi mahaba eh. So, pag gusto mo talaga yung isang bagay guys, kahit anong hirap yan, kung ibibigay talaga ni God para sa'yo talaga yan. Kahit sino pang hadlang yan, wala talagang, ayun nga guys, so, ayun nga, pinagtatawa na naman ako ng mga tao, kinukot dyan ulit. Ay, wala yan. Ganun yung mga tao ba na di totoo yan. Walang ganyan. Kasi daw ang Korea, kailangan mo lang daw na magbayad yan, makakaalis ka na. Ganyan. Hindi nila alam ang process eh. Hanggang sa, yun nga guys, shortcut na natin. Isa ako sa mga nagsikap, nangarap, nagpursige, at may determinasyon talaga ako guys. Kahit ganito ako na mayroon akong tic, may mannerism. Kahit tinatawanan ako ng mga tao, hindi ko yun pinansin. Nag-focus ako ito para sa pamilya ko. So, sabi ko, hindi ako nawala ng pag-asa guys. Sabi ko, kaya ko to. Sabi ko, kaya ko nga yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Sabi ko, ito pa kaya? Eh, nakaranas na tayo. So, yun nga, nung nakapasa na ako sa Korean language exam, di tuloy-tuloy ang process. After isang buwan lang, ayun na guys, lipad na ulit ako ng papuntang bansang Korea na ako. So, dito na ako ngayon sa Korea guys. So, nung ganun pa rin guys, pagdating ko ng Korea, ganun at ganun pa rin ang tao sa paligid guys, walang nagbago. Pangungutya, panlalait, pambubuli, mga kaibigan mo, ginagawa kanilang hindi makataong kwan ba? Hindi ko naman nila lahat pero almost ba na alam mo guys yung tipo ng sakit na sa trabaho, buti na lang mababait yung mga amo kasi tinanong ako kung bakit daw may ganito kung kwan ba na napapansin nila sa ko, may mannerism daw ako. Ganyan. Sabi ko, naliwanag ko naman na okay ako. So sabi ko, okay ako. Okay naman ang trabaho ko. Walang problema. Just only my mannerism and tic. What kind of yan. So, yun nga. Ganun pa rin ang ginawa nila sa akin. Binubuli pa rin ako. Kahit kapwa mo. Mga kalahi mo. Tapos ito pang masaklap guys. Siyempre, community to eh. Maraming mga Filipino community, kalahi mo. Na gusto mo rin makihalubilo ba? Dati hindi ako lumalabas pero nung nagtagal, siyempre may mga nakakilala tayo, may mga kaibigan, lalo na sa church. Active lagi ako sa church kasi gusto kong lagi
makakaroon ng mga kaibigan. Pero minsan na ano ako guys, na alam mo yung ang sakit ng kahit na sa loob kayo ng hindi ko na mapanggitin ng ano ba, magsisilbihan ba ating church ba, nagtatawanan ka, binubuli ka nila kahit nagsisimba kayo, ganun, sa labas kayo kumakain, kung may mga events ganyan. Pero ginagawa ko yung part ko, nakikialabila ko kahit ganun ang ano nila sa akin, ginagawa nila kung parang bunjing-bunjing daw, ganun. Maraming mga nag-akusa ba? Till now, kahit hanggang ngayon, nandyan pa rin sila. Pero sabi ko, hindi ako mahihiya na ganito ako kasi ito ang pinagkaloob sa akin ng Panginoon. So, tanggapin ko. Hanggang sa huli kong hininga, di ba? Pero ang payo ko lang, dapat huwag nating i-judge yung tao sa kanilang karamdaman ba. Eh, sabi ko nga, mahirap yung may ganitong ano, pinagdadaanan. Paano kung kayo, mga anak nyo, kapamilya nyo, o mga mahal nyo sa buhay din yung magkaroon ng ganito, tapos iganyan din ang ano, anong maramdaman nyo? Sabi ko, di ito na, ultimo yung mga tao sa paligid, pero may mga tao pa rin mababait na nakakaintindi. Hindi naman almost, hindi naman lahat. Siguro 10, may isa, 2 na kaibigan natin nakakaintindi. Andyan yung pagwala ka, ikaw yung pinag-uusapan. ikaw yung topic ba? Minsan may stress ka na lang kasi ginagawa mo naman yung tamang pakikisama sa kapwa, pero napakasakit ba na siyempre hindi mo maiwasan na i-judge ka kasi sa nakikita nila, pero dapat ang tao na mayroong ganong pinagdadaanan, hindi mo na dapat i-down. Kailangan mo namang intindihin na kung ano yung pinagdadaanan. Dapat intindihin mo ba na i-build up mo pa siya na kung nakakalimot siya o nakakasama, pwede mo siyang kausapin na hindi naman yung masaktan yung feelings niya ba, na i-embarrass mo siya, na pagtawanan mo, ibuli mo, o kaya pag kung ano ang mga pinagsasabi mo sa kanya na hindi maganda, siyempre na masakit yun sa damdamin ng isang tao. Kasi tao tayo eh. Wala nang perfectong tao sa mundo guys. So yun nga, hanggang ngayon, ngayon, ito pa rin ang sistema, pero unti-unti, minsan iniiwas ko na lang yung sarili ko para sa kahit ibang lahi, minsan pinagtatawanan ka, binubuli ka. Pero minsan sinasabihan ko nila na don't do it. Sabi ko. Kasi kung anak mo yung ganyan, o kapatid mo, sawa mo, magulang mo, o taong mahal mo, masakit yan, di ba? So, huwag nating i-judge guys ang isang tao base sa panlabas na nyo. So, sana sa mga kakilala ko, mga kaibigan ko na may ganito rin, huwag kayong ano guys, huwag kayong mawala ng pag-asa. Laban lang ang buhay. May mas malala pa sa atin guys kung meron man tayong ganitong kapansanan. Importante, hindi tayo gumagawa ng masama. Wala tayong inapakang tao o inaagrabyado. Yun ang importante guys. Kaya tandaan natin to guys, na sana magdasal lang tayo lagi, na bigyan tayo ng malusog na pangatawan, at hindi tayo magkasakit, lalo-lalo ng ating mga mahal sa buhay na sa malayo tayo. Eh, kahit pa paano nakakasurvive tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kasi hirap guys, hirap ng ganitong sitwasyon na malayo ka sa pamilya mo, tapos frustrate ka, marami kang iniisip, mga problema, mga magdadaanan ka sa buhay, mga pinansyal. Minsan dadapon pa tayo ng matinding sakit, problema. Ganun ba? Kaya sabi ko nga guys, laban lang tayo. Huwag tayo mawala ng pag-asa. Kaya nagsisikap tayo. Eh, yun ay para sa ating mga mahal sa buhay, sa pamilya natin. Kung ano yung pagkukulang natin, hindi
dapat punuan natin. So next episode, guys.